bakit ka lang naman eh, thumbs up ka lang dyan. Gila, vlog ba yun? Sama ako, sama ka man. O, diba, puro ganun ka na. Welcome to my YouTube channel. So for today guys, ngayon, I will be putting a very famous product to the test. As in, ginamit to ng buong mundo. Hindi naman buong mundo, siguro buong Pilipinas. Kasi sumikat siya sa pagka sinasabi ng mga Pilipino, mga ating mga kababayan na itong produkto daw na to is super makakahelp sa tigyawat. So, we bought. Tadam! So, this is the Quick FX Pimple Eraser. Nabibili siya sa Watsons. I think meron na nito sa Lazada at saka sa Shopee. Although, parati siyang sold out. Kasi, dati nung medyo normal pa ang panahon, parati itong sold out sa Watsons as in sa SM na binibilihan namin. As in, dinudubog to ng taong bayan. Kasi nga, sinasabi niya na this is the fastest pimple erasing product in the market now. So, hindi ko lang alam kung meron pa ba. Pero sa ngayon, siya daw. Siya pa raw ang number one. So, binili namin yung isang malaking ganto. Yung nasa tube ba tawag dito. Basta squeeze, sini-squeeze-squeeze siya. And nagkakahalaga to ng 129 pesos. Pero meron din naman sila na option na parang kung gusto mo lang siya itry, parang hindi mo kapakampante, parang baka masayang yung pera mo. Meron din naman sila na bibili na parang isang maliit na packet. Sachet ba yun? Packet o sachet yan? Nalagay ko na lang yung price dyan at saka yung itsura niya kung gusto nyo malaman. So, ayan ang itsura niya, the Pimple Eraser by Quick FX. So, sa harapan niya is meron kayong makikita dito na yung mga parang ingredients, tama ba? Yung ingredients niya and yung benefits. So, before using this, I have a lot of expectations. Hindi naman lahat, siguro mga tatlo. And at the end of the video, titignan natin kung mamimit niya ba expectations ko. So, una expectation ko, syempre, sinabi niya dito na dry up pimples, eh, syempre gusto ko mag-dry up pimples ko. And next expectation ko is yung helps diminish dark spots. I have a lot of dark marks on my face, kaya isa yun sa expectation ko sa kanya. And lastly, eto na talaga is kiniklaim niya kasi talaga na para siyang si The Flash in terms of tigyawat. So, titignan ko kung totoo ba siya, kung gusto niya mang malaman aking journey while using the pimple eraser, just keep on watching. So, good morning guys. Today is day 1 ng ating pimple eraser journey. So, ngayon medyo sabog-sabog pa talaga ako kasi umaga-umaga. Hindi nyo marinig boses ko. Sorry na lang. So, naglagaya pala ako ng Carmex sa labi ko kasi super dry niya nung gumising ako. So, ayun. Andam yung tigyawat kasi napupuyat ako. Tsaka, sakto, nagkaroon din ako. So, doble-doble talaga yun. Ano nang balat ko kaya ganyan. So, ito na yung pimple eraser natin at malagay na ako sa mukha. Iwan ako sa labi. So, ayan na mukha ko. Hindi ko alam kung ganyan yung tamang paglalagay sa mukha pero sa tingin ko lang, on my perspective, mas makapal more chances of winning. Magre-research muna ako kung paano siya nilalagay sa mukha. And, ayun, pag na-research ko na yung tamang paglalagay sa mukha, eh, di ayusin ko na sarili ko. Pero ngayon, ganyan muna siya. So, now guys, hello. Ngayon ay nasa day 2 na tayo ng ating pimple eraser journey. And huwag niyo pansinin yun, nasa likod ng pinto, alam ko makalat kasi nagliligpit kami ng bahay. So, anyways, so, for day 1, nung napansin ko lang, after day 1, napansin ko lang, nagtuyo yung tigyawat ko. Yan, kung napapansin nyo ito, as in super laki niya, pag hinawakan ko siya, parang, alam niyo, may maliit na bukol sa loob niya. Ngayon, parang medyo, hindi na siya ganun katigas, tsaka kalaki. Ito naman, nagtuyo siya. Ayan, nakikita nyo, matuyo siya. By the way, yung pag-apply ko pala ng pimple eraser, tama lang siguro din na parang, kasi napapanood ko rin sa ibang vlogs na medyo marami-rami rin yung nilalagay nila sa kanilang tigidik. So, maglalagay lang ako off-cam. So, ayan na guys, nalagyan ko ng aking fez. Nilagyan ko rin pala dito sa ilong kasi meron akong pimple mark dito. So, kiniklaim niya daw na nawala naman yung pimple marks, nagpapawala siya. E di, lagyan na rin natin.
Ito pala, may napapansin lang din ako sa kanya. Every time na maglalagay ako sa baba, makati siya. Nagtataka ako, bakit kasi sa baba? Kasi nalalagay ko naman ako yung pisngi ko. Pero nakangati lang siya sa isang specific part, which is yung baba ko. So, yun ang inaalam ko hanggang ngayon kung bakit siya nangangati sa baba. So, ayan guys. Ngayon ay day 3 na ng ating pimple eraser journey. So, ngayon so far, ang nararamdaman ko lang sa pimple eraser is nagda-dry nga talaga yung tigyawat ko. So far talaga yung drying effect niya is good. So, okay. Kaso nga lang, kagaya na sabi ko nung day 1, kung sinabi ko man, nangangati talaga siya sa baba. Sa baba lang talaga. Hindi ko alam kung bakit sa baba lang siya nangangati. So, ngayon, ayan. Nagda-dry na talaga sila. As in, super nagda-dry na sila. So, this is the pimple eraser na. And I will apply off-cam. So, ayan. I'm done applying pimple eraser sa aking face. Sa baba naman, kinuntian ko na lang yung paglalagay. Kasi nga, di ba, pag sumusobra na daw. Baka siguro dahil medyo excess ako maglagay. Pero parang mapapanood ko naman sa ibang mga vlog. Minsan nga, alalaki pa na nilalagay nila eh. So, binawasan ko na lang siya kasi makatinga talaga siya. Pero anyways, babalikan ko kayo. Mabilis lang kayo kung dumaldal ng marami. So, yan guys. Hi! Today is day 3 na ba? Ano pang day na to? Basta ako, maglalagay na lang ako dyan. Nakalimutan ko. Mamaya na lang i-review ko yung mga past clips ko. Kasi nakalimutan ko kung day na may God. So, ayun. Mabilis na to guys. Kasi ayoko nang masyadong pahabaan. So, yun lang. Same pa rin. Wala naman masyadong difference na yung drying effect niya talaga is nagda-dry talaga yung pimples ko. Ayan. So, guys. So far, okay naman siya. Pero, parang medyo nababagalan ako sa effect niya sa mukha ko kasi fast nga daw siya. So, ayun. I will just continue using this. And, maglalagay na ako off-cam and babalikan ko na kayo. So, ayan guys, I finished applying pimple eraser sa aking face. And, ayan, ganyan pa rin. Same spots, the usual. Hindi ko lang talaga alam guys, pero meron talaga siyang cutting effect sa baba ko. Hindi ko alam kung bakit talaga sa baba ko lang talaga siya nangangati. Malinis naman yan, ilinis ko ng hilamos na ako, pero makati pa rin talaga siya sa baba. So, guys, today is, ngayon nalaman ko na kung anong day. At sa tingin ko, today is day 5. Regarding sa tigyawat ko, same comments, walang pagbabago, drying effect, pero hindi pa rin siya natatanggal completely. Itong tigyawat na to, diba, alam naman natin, sinubaybayan natin itong apat na to. Itong tigyawat na to is completely flat na siya, pero may mark pa rin. So, ayun, ganun na naman ang nangyayari parati. So, maglalagay na ako ng pimple eraser off-cam. Kasi nanonood ako ng Korean Bella at sinusubaybayan ako, so off-cam na minamadali ko lang mga bagay-bagay. So, see you guys. So, guys, today is day 6 ng aking pimple eraser journey. So, ayan. So, ngayon, wala naman ako masyado nang masasabi. Napapansin ko nga na nagfa-flat yung pimple ko. Actually, sinasabayan ko din pala siya. Hindi ko alam kung tama ba sa balat ko, pero maganda naman yung effect niya sa balat ko. Hindi naman siya yung parang titiker na nagpaparami pa siya ng acne. So, sinasabayan ko siya ng Jeju Aloe Eye. So, maglalagay muna ako ng konting, nakakahinga na. Maglalagay muna ako ng konting pimple eraser sa mukha ko. Tapos papatungan ko siya ng Jeju Aloe Eyes. Pero hindi ko siya masyadong ginaganong kasi nga baka mawala yung pimple eraser dun sa affected areas ko. So far guys, so good itong performance ng pimple eraser. Pwede na siya. Walang halong plastic pero medyo nababagalan ako sa effect niya. Kasi nga akala ko mga 3 days lang wala na siya pero okay na. So, I will put pimple eraser off cam and babalik ako. So, yung cut effect niya, wala sa baba. Pero ngayon naman, napupunta na siya sa pisngi. Parang medyo mainit siya sa muka. Pero hindi naman siya masakit. Yung itchy effect niya sa baba, I think is wala na. Kasi siguro wala na siyang ma-detect na tigyawa. Tara, ma-detect na. So, today is the last day of using pimple eraser. So, minarin ko yung video kasi sa labas kasi kasiyahan kami sa labas. And, syempre, so, ang comment ko lang naman is, so far talaga yung drying effect niya is bongga. As in, super bongga niya. Alam niyo kung bakit? Kasi, look at this. Yung pimple kong itong malaki, flat na siya. Ito rin. Although may marks pa rin sila, pero flat na talaga siya. So, good drying effect. Yung pimple marks ko nawawala. And, yun lang naman. So far, napaprove niya naman yung mga kiniklaim niya, nagagawa niya. So guys, let's now start. So ngayon, napanood nyo na yung 1 week journey ko while using pimple eraser. As I've said earlier, I have expectations. Nabanggit ko na naman sa inyo yun. So ayun guys, edi magsimula na tayo. So syempre, bago ako pumunta sa expectations ko, meron muna mga negative at positive effects sa akin. Syempre, ganun naman talaga. So magsimula tayo sa positive. So sa positive effect niya guys, eto, ang unang-unang pinaka nagustuhan ko sa kanya,
Ay, nawawala pa. Itong produktong ito na nagkakahalang 129 pesos is super sulit. So, ganyan kalaki. It's 30 grams. So, for 129 pesos, it's super, super, super sulit na talaga. So, next naman, eto mag-meet na yung parang expectations ko at saka yung positive niya is yung regarding dun sa dark marks. So, ayan guys. I have dark marks here. Banda sa aking ilong. Bibigyan naman ako ng side-to-side comparison din. Pagdasabi ko na lahat ng gusto ko sabihin. Yung dark marks ko is nawala nga siya. So, kudos doon kasi napansin ko nga na paano nag-lighten siya. Pero may nakita naman ako na parang may acne naman ako dito. Di na ako tinigilan ng tigyawat sa mukha ko, diba? So, pero regarding sa dark marks, so okay good siya kasi nawala naman yung dark marks ko kahit papaano. And lastly, ang positive effect niya is nag-dry nga yung pimples ko. After applying the pimple eraser ng morning, siguro just give it an hour or two, mararamdaman mo na dry na yung tigyawat mo. As in parang, ayun, dry na nga siya. So ngayon, napakinggan niyo na yung positive. So now, let's move on to the negative. Eto, sa negative part, konti lang naman sila, pero hindi ko alam kung sa akin lang ba ito nangyari, pati sa inyo, ewan. So, unang negative sa akin is nangangati siya. Tapos, ang pinaka-nakaka-weird dito, nangangati lang siya sa bandang baba part ko. So, yun, nakati siya ng konti. Pangalawa naman is, hindi mo siya pwedeng gamitin alone. Kasi, natry ko na to nung first, second, tsaka third day na alone lang siya ginamit. Pero, tinutubuan pa rin ako ng tigyawat. So, I needed to use a soothing gel. Soothing gel. Ang ginamit kong soothing gel is yung sa Jeju Aloe Eyes. So, ito yung ginagamit ko. Pero, pag natutulog lang ako. Kasi, pag umaga, ang ina-apply ko lang ito. Pero, kapag matutulog na ako, kailangan silang dalawa. Kasi, in the morning, tutubuan na naman ako ng tigyawat. So, you cannot use this product alone. And lastly, ito na yung pinaka-biggest expectation ko sa kanya na kiniklaim niya kasi na this is a very fast drying, clearing pimple solution. So, sinasabi niya pang 3 days lang daw wala na yung tigyawat. Pero sa akin kasi, parang hindi sapat ang tatlong araw. Hindi sapat ang isang linggo. Siguro give it a month or two. Parang hindi siya mabilis para sa akin. Medyo mabagal ang action niya. So, yun lang. Hindi siya 1 week, hindi siya fast. Pero, nag-clear naman, tsaka nagda-dry yung pimples ko. So, yun lang naman ang problema ko sa kanya. So, would I still use this pimple eraser? Yes, of course. Kasi, pag may mga ang pinaka maganda dito kasi, pag alam niyo yung tinutubuan ko ng malalaking tigyawat, yun yung target niya kasi. Pero sa mga acne, wag na kayo medyo umasa. So, ayan, mag-flash na ako ng side-by-side comparison na aking before and after. 1, 2, 3, tiyanan. So, makikita nyo sa before, yung mga tigyawat ko is super laki. Parang may bukol, nakaangat. Pero pagdating naman sa before, parang flat na sila, although may mark pa rin. So, good ang ginawa ng pimple eraser sa mukha ko. Gagamitin ko pa rin siya in the near future kung sakaling magkaroon nga ako ng tigyawat na super laki. So, ayun lang guys. That's my journey in using pimple eraser. If you like this video, don't forget to leave a thumbs up. Kung may tanong man kayo regarding sa product na to, kung saan siya mabibili, kung saan pala siya mabibili, ayun, I will just leave a link below sa description box ng Facebook page ng QuickFX. So, try nyo lang hanapin sa Shopee or Lazada. Kapag may nakita naman ako, mag-leave na lang din ako ng link down below bago sa video na to, kapag meron. So, magpa-flash na lang ako sa screen yan kung nakakita man ako, hindi. Pero kung hindi, hindi kawawa naman ako. Pero ayun, subscribe ko my channel. Kung may gusto kayong paggawa sa akin, comment lang din kayo dyan. Pag may tanong, paulit-ulit ako. Magtanong lang kayo ng magtanong. Pagkain ng powers ko, sasagutin ko yan. So, thank you guys so much for watching. And see you on my next video. Annyeong, bye-bye!